po. Kaya pala. So, alam natin na ang pera nasa negosyo. Okay? So, dyan po yung kinapag-usap natin. Kaya guys, ano ba yung mga common thinking sa pag-business? Okay? Kasi hindi naman talaga lahat business-minded eh. Alam po ba isang reason bakit most Pilipino hindi business-minded? Gusto nyo malaman? O ayaw nyo malaman? Gusto. Okay. Okay. Kasi maganda yan. Pansin mo ha, nung mga bata pa tayo, kahit sino dito, nung mga bata pa tayo, sinasabi ng mga magulang natin, anak, mag-aaral ka na mabuti para pagkatapos ka, makaharap ka na maganda. O, diba? Magkakaiba tayo ng lugar, pero yung magulang natin, isa lang sinabi. Diba? Ang mga Chinese, ganito, anak, ikaw aral buti para ikaw hawak iyon negosyo. Ang Chinese, pinapag-negosyo, ang Pilipino, pinapag-trabaho. Guys, most companies na malalaki, Chinese o kaya foreigner ang may-ari. Sino ang katrabaho? O bakit? Sabi ng magulang, eh masunurin tayo. Eh ito matindi, sabi pa ng nanay ko, malamang nanay mo sinabi rin ito, anak, igagapang kita sa hirapan, makatapos ka lang. Noong nakatapos ako, yung nanay ko, gumagapang pa din. Kasi paano kami hindi gagapang sa 10,000 o 12,000 na sweldo eh, bro man? Eh ang presyo ng bilihin, tuloy-tuloy sa pagtaas. Ang sweldo hindi naman sumasakay. Reality po hindi. Kaya po talagang as early as now as possible, pag-business talaga. Pero niya, ano ba yung common thinking ng mga tao sa pag-negosyo? Number one po, yes, wala akong experience. Totoo naman to eh, tama? Pero lahat naman ang negosyo, noong una wala na silang experience. Kahit nga magkatrabaho ko eh, wala ka rin experience eh. Kaya kailangan lang makatanggap ka para magkaroon ka ng experience. Okay, ano ba? Ayan, fear of the unknown. Natatakot yung iba, baka na mag-fail sila. Kung life savings mo yung papang-capital mo, matatakot ka talaga. Tama? Kung walang magtuturo sa'yo, matatakot ka talaga. Okay? Ano pa? Ayan. Ano ba magandang business? Kung kayo magtatanong ko si ma'am, ma'am, first time ba? Ano ba magandang business na iisip niyo? Yung legal na. Alam mo, any business lang. Yung business na iisip, parang magandang ganong business. Ano na iisip niyo? Wala? Ano ba? Groceries. Oh, groceries maganda na. Kasi bakit lahat ng tao nag-grocery? Diba? Please lang, huwag na kayo magtatay ng milk tea. Kasi bakit? Lahat ng kanto may milk tea. Mag-isip ka pangalan ng milk tea mo, mahirapan ka din. Pero mayroong trending ako nakita ba sa may purview to ay eating ka. Kasi malaman ano pangalan ng milk tea niya. Ano? Duterte. Duterte. Mga, masato, guys, totoo yan. Natotoo kayo, pero totoo po yan. Iba-iba pangalan. Okay? So, ano maganda business? Ano pa? Yan lang, wala akong kapital. Naniniwala kayo, ito yung isang big problem ng mga nagbibigot. Yes. Naniniwala kayo dyan? Yes. Okay. Sorry, pero hindi po yung totoo. Hindi po yung totoo. Bakit? Ang importante po sa inyong negosyo, idea. Maraming mga tao, walang pang kapital, pero nag-grow ng idea. Maraming mga tao, may kapital, pero walang idea. Pero pag may idea ka, tapos malakas ang loob mo, kahit wala kang kapital, sigurado ako gagawa ka ng paraan. Yes. Okay, kaya nga, pansin niyo, may mga narinig kayong story from ano, Rags to Riches. May kapital ba sila? Wala. Dahil may idea, tapos malakas ang loob, naghiram ng kapital, and then eventually, most of them, naging successful. Tama o mali? Okay. Maraming mga ganyan. Kaya lang, ito hindi lang iging common problem. Most mga business person, walang financial status goal. Pag wala ka namang goal, darating yung point na kumikita ka, pero hindi mo rin naman alam saan mo dapat ilalagay yung kinikita mo. Kaya huwag kayong magtaka, maraming mga, pansin mo ah, for sure may mga story na rin kayong naalaman o narinig, maraming mga business person, kumita ng malaki, and then nalulong sa sugal, sa casino. Tama? Kasi bakit hindi nila alam saan nilalagay yung pera nila? Kasi wala silang clear na financial status goal. Ang maganda po sa community namin, lahat yan, from wala kang income hanggang sa lumaki yung income mo, may system na tinuturo po sa amin. Yun ang maganda sa community na meron kami. Okay? So anyway, ito po yung pangalan ng company, iWork. Sabihin nyo nga po, iWork.